Alan, then let's go. Hi, Alan. Hello. Yeah. There you go. Cindy, hi. Congratulations to your solo mo lang, yun, yung na-reset. Kasi dalawa kayo na rin. So, tanong ko lang, ano yung mas, ano, mas challenging sa'yo? Yung sumali kang unang-una dun sa beauty contest na kumbaga gusto mong manalo, di ba? Kasi kaya ka sumali. Or ito na tangkilikin yung movie mo, galingan mo, di ba? Kasi this is your launching. Hindi ko po talaga pinangarap maging beauty. But then, of course, thankful po ako na may tao po talagang nag, alam po, Jonas Gafford na pinasali po ako sa, yun nga, sa beauty pageant. At sobrang lucky ko lang po na nanalo din po ako. Pero ito po talaga yung pangarap ko simula bata po ako, maging artista. Hindi ko man po nasabi to sa lahat kasi hindi ko alam kung may karapatan po ako maging artista nung bata ako eh. Wala po akong connection eh. Siyempre, tiga probinsya po ako. Tiga Nueva Ecija po ako. At makikita mo po yung mga doon. Paano ba ako madidiscover bilang artista? So, akala ko po hanggang pangarap na lang po yun. I think yung pagiging beauty queen po nagbigay ng daan po sa akin para makarating po ako dito. At I think pinlan po yung ni God talaga. Na alam mo, kahit wala po sa plano ko maging beauty queen, I think yun yung ginawa niyang way para makarating ako kung nasan po ako ngayon. And yun, paano ba? Ano? Ewa, itong pagiging artista po talaga. Ito po talaga yung ultimate dream ko. So, sana po magtuloy-tuloy po. Yes, congrats ha. Yung second question pa, Cindy, is, kumbaga, ano eh, we feel you, parang napakabait mo namang tao, di ba? Pakipagbibintangan ka, napakatalino mong tao, napakaganda mo, di ba? Parang ano na lang yung ano, para lang rin, parang hindi mo masagot sa social media, pero dun sa mga taong pinagbibintangan ka because of the breakup ni Aljur, and ano yung masasabi mo to them? Mensahe mo na lang sa kanila and hindi mo masabi on social media. Para at least malaman din nila na hindi talaga ikaw, di ba? Parang gano'n. Mga basher. Siyempre po, lahat naman talaga may sariling ano po, opinion o kung ano man. Ano respeto po kung ano po, ano man. But sana bigyan po nila nga ako ng pagkakataon. Ayoko naman din siyempre pilitin sila sa, alam mo yun, paniwalaan po ako. And ayoko din naman po talaga magsalita sa issue na yan, lalo na sa totoo lang po, hindi po talaga ako kasali sa issue po na yan. Sana po, doon po sa mga tao na, yun nga po, nakita na ako as negative na umpisa pa lang po ako eh. Siyempre nakakalungkot naman po na may negative na agad na ganyan na, yun nga, kabet, whatever, yung lahat po ng nasabi po sa akin. Sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon. Sana mas makilala niyo po ako. Sana supportahan niyo po itong narisa na to. And isa lang po yung mapapromise ko po sa inyo. Hindi po ako yung sa tingin nyo masamang tao na ibinibintang nyo po sa akin. I'm not saying na mabuting tao po ako. Pero salamat po na yun po ang tingin nyo po sa akin, yung very mabait. I'm working on it po. Ayoko pong may masagasaan na kahit sino. Yan po yung pinaka-importante sa akin. At yan po yung tinuro ng pamilya ko sa akin. Siyempre, nag-worry po ako dati na, ano na lang sasabihin ng family ko pag narinig nila yung issue na yan. But then, of course, actually, tinawanan lang nila kasi kilala po nila ako eh. Alam mo, very, very introvert po talaga ako. And sa totoo lang po, medyo malayo po ako sa mga lalaki po. Kaya may time nga po nung nerisa, ang dami pong akala nila lesbian po. Talaga. Yun. Thank you, Cindy. Congratulations. Salamat po. The power to you, and congratulations on your list. Thanks, Alan. And now let's go to MJ De Leon. Hi, MJ. Hello po. MJ, nakamute ka. Ayun, nakamute ako kanina. Good afternoon again, Cindy and Giselle. Question.
But ano la, I'm just gonna make it light and I'll pick up a question from Twitter if that's okay with you. Ano yung sexiest thing that you find from your leading man, si Aljur Brenica? Yung pagiging masayain po niya. Napaka masayain tao po niya. Yun nga po eh, kung totoo man yung pinagdadaanan niya, hindi ko po na-feel. Okay. Na-face lang ako na na-discover ko yun. Kung may pinagdadaanan siya, hindi po na yung dinala sa set. At sobrang bilib po ako sa kanya. And very, sa totoo lang po, hindi lahat naman po tayo alam na very sexy physically si Aljur. Pero kung makikilala niyo pa po yung pagkatao niya, mas grabe po po yung kaseksyahan ng personality ni Aljur. Okay. Thank you. And second question ko naman, you know, we are in the season of beauty pageants. Tapos introduction nga ni Giselle sa'yo kanina is binibining Pilipinas tourism. So I'm just gonna ask you this question, you know, being this your second movie, sexy movie nga ang label or ang genre na napili. How restricted do you think beauty queens should be from posing sexy in magazines or from doing sexy roles in movies? This is just me asking you because I know may sagot yan ng establishment, eh, diba? May mga rules yan. But just me asking this from your own personal opinion, being a beauty queen yourself. So, okay po. Nung nanalo po ako sa beauty queen po, of course, alam ko po yung rules talaga. Nabawal lahat yan. And I heard na itatakwil ka nila kapag ginawa mo yung mga bagay. But to me po, kasi nga pangarap ko to, I don't think na dapat limitahan natin yung isang babae. Alisin natin siya sa pagiging beauty queen. Lahat naman pwedeng maging beauty queen. And siguro konti lang yung nabibigyan ng pagkakataon. But then, sa akin po, dapat hindi. And this is work. Hindi naman po ako as Cindy Miranda dun sa character na yun. So ito po yung napili ko after maging beauty queen. Wala naman po ako narinig pa sa binibining Pilipinas na, alam mo, black na ako sa kanila. Actually, they were still inviting me po. Itong binibining Pilipinas. At nakakatawa po. Even after ko pong gawin yung Adan, syempre, alam natin na may mga ginawa po ako na sexy scenes doon. And I was even lesbian. I don't think na nag-matter po yun sa binibining. Natutuwa po ako doon. Na hanggang ngayon na kasama pa rin po ako sa family po ng Binibining Pilipinas. Ayun, thank you so much for your honest answer, Cindy. Thank you and congratulations. Thank you po, thank you po. Thanks, MJ. And now let's go to Michael Louis Almacen. Hi, Michael. Hi, Giselle. Yeah, hi. Hi, Giselle. Hello. Hello. So, ang tanong ko, kasi napanood ko kanina sa trailer na yung character ni Rita ay nagsakripisyo para sa kanyang linangkahan. So, ang tanong ko, Cindy, naranasan mo na bang magsakripisyo para sa iyong minamahal? Opo. Yan. Kwento ko na lang po yung naging relasyon ko po. Pero, yan, wala na po yan. 7 years po ako tumagal sa relasyon na yun. At bago po ako umalis sa relasyon na yun, binigay ko po talaga lahat. As in, lahat po. And ang dami ko po natutunan doon sa lahat na yun. Na sana next time po na magka-relasyon ako ulit, alam po, mas matalino po ako. Kasi sometimes po, syempre, nandun tayo kapag mahal mo, bibigay mo talaga lahat. Alam mo po yan, dumating po ako sa ganung point. Pero minsan hindi rin po talaga maganda na yung sobra. Dapat talaga lahat balance. At kailangan, yun nga, mahalin mo muna talaga yung sarili mo. Correct. Mahalin mo dapat talaga yung sarili mo. Kahit, yun po yung natanong ko. What are the struggles of being a woman in today's world? Dami pa rin po, pero siguro ngayon. Ano yung pinaka? sa part, sa part mo. Ko po. Siyempre, andyan pa rin po yung ano. Bastos pa rin po tayo at minsan wala pa rin po tayong magawa. Diba po? Dahil tingin pa rin po nila mas mahina pa rin po ang mga babae. Pero isa lang po din yung masasabi ko. Ngayon po, mas marami akong kilalang mas matapang na mga babae. At natutuwa ako minsan kapag nakikita ko na, alam mo po yun, stand up for themselves.
And yung struggle talaga na may mas pa rin, yung lalaki mas pa rin sa'yo, sana mawala na po yun. Kasi alam po natin, kakapanalo lang po niya. Tama po ba? First yeah. That's si Dilim. So yes. Yun lang, first, babae po siya. So sana dun pa lang, maging equal na tayo lahat. Kasi lahat ng kayang gawin ng lalaki, kayang gawin ng babae. Correct. Kaya natin gawin tama. Yan, mga babae. Tama. Go, girl! Correct. Thanks, go, Michael. Go, girls! Thank you. Thanks, Michael. Nakakatuwa ka. All right. Before I go to Naz, may question, may just additional question si Ray na talagang please, please daw sagutin mo. Okay? Anong parte ng katawan ni Aljur na parang natakam ka? Ano ba? Yun, pakisagot. Ayun, kasi po, hanggang topless lang po yung nakita ko kay Aljur eh. At yun lang din po yung ginawa niya. So, I think yung chest po niya. Ah! Siguro yung bewang po niya, feeling ko po mas maliit po yung bewang sa akin ni Aljur. Okay, so now let's call on Naz Tabares. Hi, Naz. Hi. Medyo related sa questions before. Hi. Yes. Like Marisa, na-experience mo ba growing up na minataka or minaliit ka dahil sa pagiging babae? Hanggang ngayon po, na-experience ko po yan. Pero yes, of course, simula bata po ako. Yun nga po eh, parang naging normal po yan sa atin. At hanggang ngayon, hindi pa rin natatanggal yan. But I think ngayon po talaga eh, is mas matapang po ako. Kasi yung personality ko po, sinasabi po ng mga kaibigan ko, yung pagiging tahimik ko po, minsan talaga, very intimidating daw po ako. May ganun daw po akong dating. And I think yun yung mga natutunan ko din kasi talaga, na sana kapag kahit tignan lang ako ng lalaki o kung sino mang tao, sana pumasok na sa isip nila na, ah, itong taong to, dapat hindi ko ito bastos. So yun, sana lahat maging ganun. Sana lahat tingnan nila ng dapat irespeto ko itong taong to. Since you shared na Narisa is about women empowerment, can you share some female personalities na you look up to and why? Oh, grabe ang dami po. Isa na po dito siguro si, sorry, binibining Pilipinas po, Madam Stella Araneta. Sobrang na-inspire po niya talaga ako kasi I thought, of course, before ang dami pong feeling masungit po si Madam Stella Araneta. She's just a very reserved person po, diba? Kung she doesn't like yung madaming interviews and all. Basta ginagawa niya yung trabaho niya. She love yung passion niya po talaga sa binibining Pilipinas. Doon ka po talaga mano. Kahit very tahimik po siyang tao. Yung ginagawa po niya behind binibining Pilipinas. Doon po talaga ako na-amaze. And hanggang ngayon po, siya yung isa sa tao nilulukap ko po sa trabaho and all. She has everything, I think. And kahit may kulang man, alam po natin na wala po silang anak. Kitaan mo kung gaano siya ka-strong na tao. Na walang kulang sa kanya yung pagmamahal niya sa ginagawa niya, sa asawa niya. Yun. Ang galing. Kasi kahit may kulang, okay lang. Na-amaze po ako sa kanya. So, yun. Thank you. Thank you, Naz. And now let's go to Tom Parnell of Pika Pika. Hello, Ms. Giselle. Hi, Tom. Hello. Hi. Oh, hello. Ayan. Hello, I'm Cindy. Hello. Congratulations sa bagong pelikula. Hello. And last time kasi, last media ko natin, nasabi mo na hanga ka dun sa strong personality ng character mo, si Nerissa, di ba? Ano naman yung character ni Nerissa na nahirapan kang alisin sa sistema mo? Yung nga po eh. Actually, hindi ko nga po alam po na alis ko na totally si Nerissa sa sistema. O in-embrace mo na lang.